kasaysayan ay ngayon lamang din nangyari sa kanilang isla. May maliliit pang isla na nasa pagitan ng Cebu at Bohol sa kanluran na nakaramdam din ng matinding lindol. Sa malayo pa lang kita na ang mga bahay na tumagilid sa isla ng Batasan. Pagdating namin sa lupa, iisa ang kanilang unang sinasabi. Napapansin nilang lumulubog na ang kanilang isla ng halos kalahating metro mula nang yumanig ang lupa. Yung dati is 1.7, hindi makapasok ng dagat ito, pero ngayon, iba na ngayon. Patunay nito ang isang baitang at bahay na dati hindi inaabot ng tubig, pero ngayon ay nakalubog na kahit low tide. At ang marka na iniwan ng baha sa mga residenteng sa bangka muna tumitira kapag tumataas ang tubig. Sa iba pang isla, makikita rin ang tila dumadausdos ng mga lupa tulad sa Isla Obay. Kahit low tide kanina, ay hindi na makita ang dalampasigan. Kaya marami sa mga nakatira dito, inabandona na ang tahanan. Mailap din ang mga isda ngayon sa paligid ng isla dahil yumayanit pa rin ang lupa. Kaya nakatingga lang ang mga bangka. May mga sumubok sa Isla Bagong Banwa, pero nitbilis ay hirap na hirap silang makuha. Walang kabuhayan at problema ang pambili ng pagkain. Sa islang ito rin nakita ng news team ang 6 na pamilya na lugaw lang ang pinagsasaluhan. Maging ang kapitan ng Isla ng Batasan na iiyak na dahil wala rin siyang magawa sa mga kababayan niyang kumakalam ang sikmura. Problema namin yung mga pagkain ng mga tao. Hindi ko mapigilan yung mga kinakanser. I'm sorry lang. Kaya naman nag-uunahan sila tuwing may dumarating na relief goods. Wala naman silang tutuluyan kung aalis sila ng isla. How to rise again? Based on my observation, ang Bulanon hindi po mahirap na probinsya. Pero gusto namin bumangon muli. Marami-rami rin mga bahay at kalsada ang nasira, pero gutom, takot sa aftershocks. At ang unti-unting paglamon ng dagat sa kanilang lupa, ang mga bagay ngayon na hindi makapagpatulog sa kanila. Nakausap natin kanina kabayan si Vivox Director Renato Solidum at sinasabi niya,